Ito ang mga kainan na dapat nagte-trending. Hindi masyado napapag-usapan pero dapat laman ng social media. Masasarap na pagkain mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Idol, legit ba yung dinakdakan mo? Wen kakabsat, legit dato eh. Pinagtimpla mi dito yung morning sun. Sulit na street food. Nakakatuwa ng mga personalities. Sa tingin nyo ho, ano ho pinupunta din eh? Ari yung ihaw-ihaw nyo o si Mr. Suave? Si Mr. Suave gusto nila kasi makita ng totoo talaga. Yan, kita na nga natin. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit gusto ko sila matulungan na mag-trending at sana ay samahan ninyo ako. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Ako'y naghahanap laang ng mga kakainan din sa Villamor at nakita ko ring Aisha's Halal Food Hub. Sabi ko, aba, ay kapangalan ng aking asawa. Tapos nakita ko Zamboanga's Best Delicacies. Ay kakainan natin yan. Yan, halal certified sila. Tapos yung sati, are kung daw nagkakamali, are yung popular na breakfast nila. Hindi pa ako nakakain yan, kaya excited ako dyan. Ari yung pang sati nila. Yan, may mga TYL gang pa din eh. Mga kababayan ko tagalipa. Dini daw naka-duty sa Villamor. Ari yung sa sati nila. Yan daw ay beef. Yung skewers. Tapos, pero pa yan yung chicken, yung iniihaw nga daw. Ari yung gusto kong subukan eh. Yung chula itong. Ba, may mga early rice din pala sila oh. Saka, beef pulma. Tingnan natin kung matry din natin yan. Chicken tianggang. Ari yung na-try ko kay ano ah. Kay Chef Tato. Sige, try din natin yan. Ayan, nagkakakulay na. Tapos kuloy-kuloy lang yung pag-base nila oh. Para kapit na kapit ang lasa niya. Oh, look at those grill marks. Tapos yung panaluto yan. Garni na yan. Sarap. Pinaiyo ko. Wala may pares. Pero sarap niyan. Ito po, ano po ito? Ito yung chicken. Ah, chicken tiyan. Yan nga po, itinusta na coconut, ano? Apo. Mm-hmm. Grabe, nakita niyo. Dikit na dikit yung sarsa, oh. Muna ko natikman to kay Chef Tatong. Eh. Sobrang nasarapan ako doon. Kung tandaan niyo yung video ko na yun. Ooh, excited to try this. Ano yung knickerbocker na yun? Mukhang masarap na panghimagas yun, ah. Yan ho ay puro baka o ano yan? Oo, baka po siya na yulay itong tawag ko sa kanya. Black soup. Black soup, oh. Ayan. Yung chula ito, may ibig sabihin nun, black soup. Literal lang na black soup. Black soup. Ayan. Black nga naman. Yun. Yun. Oh, bango ah. Yung amoy niya, parang lumaban doon sa amoy ng usok eh. Ayan, ari na yung chula ito. Ooh. Ang malambot ah. Tapos ito yung sarsa. Yung sarsa niya, parang ano ah. Not sure kung may anghang to. Tapos oily. Wow, looks good. Tapos are, oh, tumutululaway ko yun. Are, only rice tulad na re. O, kala nyo, dini. Para kala ang nagmang inasal, only rice din. Yan, alam ko yung sati yung pinaka-almusal ng mga tausog. At hindi pa ako nag-almusal, yun na sana ang bala ko na first meal of the day. Kaso nakasalang pa, eh dumating na rin chicken tianggang sa kachula itum. Ay hindi na ako makahintay. Kaya ari na, uunahin na natin, in-next natin yung sati saka yung mga desserts nila. Yaman din laang na narinig na yung kutsara natin. So try na natin aring chula itum na magkaalaman na kung ano ang lasa na re. Yan. Yan. My first taste of chula itum. First bite. Thank you, Lord! Nakakapatawa sa sarap eh. Ngayon ako natawa sa sarap. Yung lasa niya, may ano eh, may slight curry flavor. Tapos may anghang nga siya ng konti. And yun nga, may oily flavor. Wow! Kakasimula pa lang natin. And I can say, this is one of the best dishes that I've tried this 2024. If not, most probably in the top 3. Grabe to. I can honestly say na kahit arila ang andayuhin nyo din eh.
kahit saan parte kayo ng Maynila galing, sulit ang dinary. Ako nga nagaling pa ng Lipa, ay sulit na. Mm. And we're just, nakakapasamid ang hanghang, and we're just getting started. Try naman natin yung chicken pianggang. Kuha tayo ng may laman, may balat, saka yung, siyempre yung salsa. Chicken pianggang. Alam nyo, bagay aring pagsamahin. Kasi aring chicken pianggang nila, may sweet flavor, nutty flavor, nandun din yung konting curry flavor, pero mas subtle siya doon sa chula itong. More on ano siya, more on sweet and nutty. Yung chula itong talaga. Try natin yung mga tabat-tabat, litit-litit. And yung sabaw niya, hindi siya super salty eh. Yung flavor niya, more on the spices used and top-notch. Na-excite tuloy ako pumunta ng Zamboanga para mag-food trip. Bago mangyari yun, good to know na meron din sa Pasay, sa Villamor. Ito naman yung sati. So, puso po na kanin nyo na nabo. Puso. Ato. Yun. Ganyan po talaga yung, yan po yung almusal po talaga sa Zamboanga for breakfast. Yan. Pare naman ng breakfast of champion sa Zamboanga, ang sati. Hi po, assalamualaikum. Ako po si Aisha and welcome po sa ating Aisha Halal Sati Food Hub. Taga Zamboanga po kami, born and raised in Holosulu talaga, sa Patikol Sulu. 2 years na po ako dito sa Manila, kaya po nakapagpatayo po kami ng ganito kasi asawa ko po mahilig po siya sa food trip. Isipan po namin na magpatayo po ng ganito kasi since wala pong masyadong halal food dito sa loob ng Villamor. Actually sir, hindi po namin expected na ganito siya, magbubum siya kasi sa amin lang po ng asawa ko, sabi ko magbebenta lang tayo kasi sa isip ko, yung kakain sa amin is yung mga Muslim lang. Pero in God's grace po, sa awa ni Allah, hindi lang po Muslim yung kumakain dito. Dumadayo po taga ibang lugar like Bulacan, Cavite, Tarlac, Pampanga, kahit saan pong lugar dito sa Manila, dinadayo po nila yung mga pagkain namin. Na especially, ako po talaga yung nagluluto noon. So, sa mga kapatid ko po na non-Muslim din po, pwede nyo po itry yung pinaka-bestseller namin na sati with chicken and beef na grilled with rice po yun na niluto po sa dahon ng niyog at saka special sauce. And second po is yung tula itong which is mayroon po siyang sinunog na niyog tapos sinalo po, minarinate po sa beef tsaka kaya po nagiging tender yung beef natin. Yun yung po yung specialty ng mga tausog, tula itong. And third po is yung beef kulma and chicken pianggang. Tikman nyo po yun. Assalamualaikum kanyong katan. Kari ka mumari pa Pabilyamor, in street niya 817 at Yariria Aisha Halal Food Hub. I-search nyo dyan Google Map. Gumada siya. Kari ka muong kita rin pag-county katan, pag-countausog, yari na rin katantan. Aon tiula itong, aon satik, aon pianggang, aon mga bangbangsog. Karimang ka makatantan. Para naman ang sati. Iyan, no? Looking good. Ay, kung ganun nga naman ang almusal mo, gigising ka nga na maaga. Pero siyang beef skewers, saka yung chicken. Yan. Tapos, so, try natin. Wow. Confirm ko yung lasa ng sarsa. Yung sarsa niya, may nalalasahan ako na hindi ko pa nalalasahan dati. May spice sila na ginamit na hindi ako masyadong familiar. Pero nandun yung may konting anghang, may konting sweetness. Tapos ito na yung may alat na konti. Maybe because serve na siya with puso. Nice. Tapos yung beef niya. May mga parts na chewy. Yung una steak, parang ganun. Tapos yung pangalwa, tender na. Tapos yung puso. Kung di pa kayo nakaka-try na puso, ito yung nakabalot sa dahon. Tapos, kaya compact siya. Tapos, medyo parang, di naman parang puto, pero closer yung texture niya to puto rather than sa rice talaga. Chicken. That is good grilled chicken. Wow. Ganda na pagkakaluto. Really juicy. Tapos, crispy yung skin.
Kaya siguro mga taga Zamboanga, pag tinanong, para saan ka gumigising? Para sa sati. At ari naman ng kanilang ultimate dessert plate. Pag sila daw talaga nagsiserve ng dessert sa Zamboanga, garni daw ang style. Siguro pag may mga salo-salo, garni. Yan, lahat na narini. Di na ako pinaka-excited. Yan, ari naman yung beef pulma. Ito pala talaga yung version nila ng caldereta. Masarap. Wala siyang halong mga buto. Yan, ari naman yung beef pulma. Bago tayo mag-dessert. Yan, excited na tayo mag-dessert pero nakita natin na rin beef kulma. Sabi ko, iba, ay kailangan natin timusan din iyan. Hindi na tayo magkakanin. Tayo nagbabawas. At tita nyo naman yung mga dessert na yon. Puro carbs pa. Pero, it's been worth it so far. Tingnan natin kung that's still the case sa kanilang beef kulma. Wow. Yung unang hagat mo, dun mo malalasahan yung parang kaldereta. Pero, bigla ka namang gugulatin ng sweetness. Wow! Sarap din ito. Mayong beef, mayong sarsa. Ang sarap. Tama na. Move on na tayo sa dessert. Ayan, pakiramdam ko ako'y nasa household ng isang kaibigan, kapamilya sa Zamboanga, at tayo ay nahandaan ng garni. Garning bilao. Anong uunahin natin din eh? Tryin muna natin tong palikambing. Parang siyang banana cake. Saging ang laman niya. As in, parang talaga siyang banana cake. Pero yung labas niya, mas crunchy sa typical na banana cake. Ari naman yung pastil nila. Not sure kung ari yung bihon ng laman o yung toge. Ari yung bihon. Ari naman, I'm thinking more of a merienda siya. Ari naman yung daral. Ay, laman na. Ito yung subukan ko sa Quiapo. Yung may bukayo sa loob. Tapos yung labas, yung medyo chewy na wrapper. Sarap nito sa kape. Tapos, aray naman yung panyam. Parang cupcake ah. Ito pala, rice flour lang. Nakala ako, may laman sa loob. Matagal daw rin mapanis. Ang sarap ito na ano, street dessert. Crispy, parang hot cake siya na ano, crispy yung labas. Tapos, a little sweet and very heavy. Aray naman ay pitis patani. Ah, parang sumanlaan ng lipa ah. Ah, yeah, pero ano, kulay violet. Hindi siya parang suman ng lipa kasi ano, malagkit yung labas. Tapos, may bukayo sa loob. Aray naman, pasong. Parang drumstick lang ng ano, ice cream. Ito naman, iba yung texture niya sa iba. More of ano siya, parang suman na medyo mas matigas. Pero yung loob, mas ano, mas mushy ng konti. Tapos, ito tamang-tama lang yung tamis. At ari ang aking pinaka-inaabangan, putli mandi. Yan o. Surprisingly, hindi siya ganun katamis ha. Ayun. Pag nakagat mo na yung bukayo part, nandun na yung tamis. Para siyang palitaw. Yun, parang ganun, parang palitaw. Itsura siya ng mochi balls at may konting texture ng mochi balls. Tapos more on palitaw talaga siya. Sa lahat ng mga natikman ko ng dessert sa merienda, ito naging paborito ko. Tito nyo naman, more than one bite. Subukan nyo rin spot nare. Hindi kayo magsisisi. Ari palang Knickerbocker. Fresh fruits. Yan, melon, watermelon. May saging po. May saging. Tapos may condensed milk. Tapos yan. Tama. Tayo binanas din sa putput na yun. Yan ako po. Nice. Medyo healthy na dessert. But definitely refreshing. Pagsama-samahin na natin ng fruits, condensed, saka ice cream. Yan. Alam niyo naman ang lasa na rin. Fresh fruits na matamis. Ice cream na refreshing. Condensed milk. What a fitting ending to this amazing meal. Solid stop. See you sa next one. Idol, legit ba yung dinakdakan mo? When kakabsat, legit dato eh. Pinagtimpla mi dito yung more minsan.
para sa next stop ng ating hindi trending pero deserving na food crawl. Narin na tayo sa Morning Sun Eatery and Great Taste Barbecue House. Tayo ay mag-i-Ilocano food trip din eh. Ayan, nag-trending naman ito dati, mga 2 years ago na vlog ko na to eh. Nag-trending yun eh, pero lately hindi na uli nag-iingay sa social media. It's time to remind mga social media foodies na are ay kailangan ninyong timusan. Yan, nagdi-display na din ng kanilang mga pang-barbecue. Panalo yung barbecue din, yung barbecue saka yung tenga. Yan ang masarap din. Tapos yan, may mga lutong ulam din sila. Siguro pipili tayo. Tatanungin natin si Aisha kung anong gusto niya. Tapos may mga kambing dishes din sila din. Pero meron silang isang dish na yun talaga ang dinayo natin at kailangan yung bayuhin. Abangan nyo yun. Yan, sakto yung dating natin. Iniihaw na yung maskara para sa kanilang dinagtakad. Ang sarap yan. Lago to kan iyang mantika. O parang uso yung nakikita kong iyon. Are naman mga pang barbecue. Are masarap din ang barbecue din. Are yung pwesto nila. Yan, dyan ka order. Pero narinig ang mga mesa nila. Saka yung mga kambing dishes. Nung huli kong punta din, nandiyan eh. Para yata. Yan. Masasarap din ang mga kambing dishes din. Ayan si Idol, papakita niyo yung mga kambing dishes natin. Ano mga meron tayo dito? Ano na lang sir, meron tayong kaldereta, kambing, tapos adobo, tapos kilawin sir, tapos papaitan. Ayan, sinachap-chap na yung maskara na para sa dinakdakan. Para sa inyo mga lamang loob na yun? Para sa dinakdakan sa isa, kilawin pork. Okay. At kita nyo naman, freshly made din eh. Dalawang beses nga sila sa isang araw nagluluto ng dinakdakan. Pang dinakdakan din yung isaw niya. Ayan, dinakdakan na namin yung isaw. Ayan, dapat ipagsasabay-sabayin ko na, hihintayin ko na yung dinakdakan kaso hindi na ako makaintay. Hindi nila papwesto sa may mga kambing. Ay, ari munang kinilaw. Yan. Ayan. First bite. Thank you, Lord. Oh, talaga ng luto ng kambing nila. Napakalinis ang luto, walang anggo. Tapos ang sarap lagi ng timpla. Tapos hihigop tayo ng sabaw na rin papaita. Sarap ng pagkapait niya. Pag garni nagiginaw na, sarap na rin. Ari naman, adobong kambing, ba may sili din. Kuha tayo ng medyo laman. Uy! Lambot ah. Pero yung adobo maalat, pero tamang-tama lang yung alat. But syempre, pag kambing dishes, kailangan ng kaldereta. Yung kaldereta niya, manamis-namis. Tapos napakalambot ng kambing. Ang hirap pumili din ko anong pinakagusto ko, pinakapaborito ko. Sayang wala yung sinampalukan manok. Agahan nyo kasi yun talaga yung paborito ko. Pero dito, pantay-pantay eh. Masarap lahat. Pero ang aabangan talaga natin dinakdakan, silipin natin doon, baka patapos na. Ayan, ihahanda na ni Idol. Ano pangalan mo, Idol? John Lloyd po. John Lloyd, yan. Luya. Siling, sigang. Laman sipo. Laman sipo. Sibuyas. Sibuyas. Utak, sir. Utak. Yan ang pampakrimi niya. Tapos syempre, mga paminta. Sin. Suka. Tapos yan, hahaluin na. Nakakailang kilo kayo para sa dinakdakan niyo sa isang araw? Sir, pag umaga po, minsan nakaka 10 kilos po kami. Pag umaga? Opo. Pag hapon? Ngayon kayo, sir, ito na lang. Wala na, ang kilo nito siguro mga 7 kilos. Basta ubos naman yan. Opo. Talagang araw-araw, dalawang beses kayo naghahanda ng dinakdakan sa umaga. Opo, umaga. Hapon, kaya laging fresh. Opo. Yan. Yan, umorder na tayo ng isa. Ari na ang dinakdakan ng Morning Sun. Hindi na trending pero ari ay deserving mag-trending all day, every day. Woo! Na-miss ko, ari! Ari na, ang ating idinayo din eh. Half price na lang tayo at nagkani na kanina. Yan! Hindi ka ka napapaibigyan! Ang sarap ng timpla. Yung alat, asin, konting anghang, yung smoky flavor. Wow! Sobrang panalo ng dinakdakan na rin. Sabi ari daw pinupulutan sa akin, aking iuulam. Dagdagan lang natin ng konting anghang.
ang mga Ilocano talaga up there sa listahan ng mga pinakamagagaling magluto sa Pilipinas. Kasama doon ang mga Kapampangan, saka siyempre mga Batanggenyo. Pag natinusan mo rin dinakdakan ng Morning Sun Eatery, ay alam mo na kung bakit. Kaya dayuhin nyo na Morning Sun Eatery at see you sa next one! Sa tingin nyo ho, ano ho pinupunta din eh? Ari yung ihaw-ihaw nyo o si Mr. Suave? Si Mr. Suave, gusto nila kasi makita ang totoo talaga. Ayan! Yan, nari na tayo sa legendary ihaw-ihaw spot din sa Project 4 sa kanto ng JP Rizal Avenue at Kalantiaw, ang ihaw-ihaw ni Mr. Suave. Ayan, ari ang kanyang mga tinda, tapos ari ang mga presyo. Ba, mura? Yung barbecue, 17 lang. O yan, may paanong manok, may balat, ari yung barbecue. Uy, chicken barbecue, dugo, isaw bilog, isaw manok, penga, hotdog, saka ulog. At yan, may liempo rin sila. Ayan, kasama na natin si Mr. Suave. Kita nyo naman, obvious kung bakit Mr. Suave. Ano totoo yung pangalan? Robin. Oh. Robin. Kano katagal na ho kayo nag-iihaw dito? 21 years dito sa kanto ng Kalantiaw, JP Rizal. Oh, anong oras ho kayo pumapesto dito? 4:30 hanggang 11, ganun. Tapos may iba pa ho kayong pesto? Ito na lang. Paano ho kayo nagsimula mag-barbecue? Sa ano ho nagsimula dati sa Sampaloc, Manila, 1986. Kailan ho nagsimula ang Mr. Suave? 2004. Paano ho kayo nagsimula na makilala ng Mr. Suave? Pagkano, nagpahaba ko ng patilya at saka yung bigote ko, yon, noong 2004. Ilang taon nyo na hong inaalagaan yung inyong bigote na yun? Ano na, 20. 20 years na. Ba't ho kayo binabalik-balikan ng mga customer nyo dito? Ay, siyempre, mura na, masarap pa. O, saka balita ko ho, yung suka nyo ho dito, masarap eh. Talagang the best ang ano, yan ang talagang binabalik-balikan. Lalo pag mga order sa labas, ganun. Tapos kita ko, nagkaano rin kayo ng mga birthday party, ano? Oo, lahat halos nandoon ako sa ano. Kahit saan, basta ano, sagot nila pamasahe, balikan. Mayroon kumukuha sa akin hanggang Alabang, balin, ano, sa San Jose, Bulacan, mga ganun. Nararating ko yun pagka kailangan nila. Kuha ko na rin barbecue, tapos isaw ng manok, tapos syempre my favorite tenga. Ako si Robin, Mr. Suave Barbecue. Iniimbitahan ko kayo dito kay pumunta sa kanto ng JP Rizal Corner Kalantiaw. Legit na legit ang barbecue dito. 17 pesos lang po ang isa. Wedding service, 5,000 minimum. Kahit saan lugar, basta libre pamasahe. Lahat ng party meron. Yan, nagsasalam na ng liyampo. Liyampo. Pag ikaw nga na may tagarin eh, ba't ka pa magluluto? Pinapapaibiglaan naman sa liyampo at iba pang ihaw-ihaw. Yan, luto na ang amin. Yan. Yun oh. Tapos syempre, masarap dyan, may masarap at panghang na supa. Yan, syempre unahin natin yung kanilang barbecue, yung pinagmamalaki. Yan! Kamalambot ah. First bite. Thank you, Lord! Tama ang hinala ko na pagsalambot at yung suka niya. Yung suka niya, nandun yung asim. Tapos may konting anghang, tapos may konting tamis. Actually, pati yung timpla ng barbecue may konting tamis din. Sarap! Kaya ko makakain ng 10 karne. Tapos mga 4 na kanin. Isaw. Malinis. Sarap. Tenga. Fatty, tapos crunchy. Balat. May rason naman pala kung bakit legendary na si Mr. Suave din sa Project 4. Siyempre, bukod sa kanyang kakaibang personality, kakatuwa nga naman, sana all sa bigote at saka sa balbas, ay napakasarap ng barbecue niya. Quality, malinis,
Masarap ang sawsawan. At yung suka, iinumin mo. Dito na natatapos ang ating mga hindi trending pero deserving na food crawl. Kita nyo naman kung gaano ka deserving ang mga rep. Gusto nyo naman makita yung mga trending na food crawl din sa Manila? Click nyo to, kita-kita tayo doon. Tuloy natin ang food trip doon. Saka syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe sa akin. Click here and make sure to click on the notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.